Okay. So, Sir Arman, pagka tinanong ng isang, kunyari, magpapakasal pa lang, ano, wala pa siya asawa. Gusto niya, at syempre, pagka yung mga ganyan, ideal pa yan, di ba? Yeah. Talagang, dapat ba talaga na ang sweldo ng, regardless, Sir Arman, babae man o lalaki, pagka yung iba kasi, sa panahon ngayon, yung ibang lalaki nagtatrabaho, yung babae na iwan sa bahay, yung iba naman, yung babae nagtatrabaho, yung lalaki na iwan. Yeah. Tapos yung iba naman, parehas na nagtatrabaho. Yeah. Na pareho sila may profession. Okay, ang tanong, kailangan ba talaga may mag-submit na isa sa isang sa kabila o sa asawa niya at ibigay lahat ang sweldo? At ano epekto? Sa ganyan between the relationship of spouse and yung mag-asawa, no? Feeling ko, Sir Arman, may mga naglakas ng volume. Well, una, kahit anong relasyon, at sa kahit anong aspeto, usapin man siya ng pera, pagpapalaki ng mga bata, kung ano ang tatahakin nila sa hinaharap, communication, openness, and truthfulness of communication, importante. Magkaiba po yung pagiging open at pagiging tapat. Open, ibig sabihin, wala kang tinatago. Mm-hmm. Truthful naman, kapag may tinanong, sinasabi mo yung totoo. Mm-hmm. Maring open ka pero hindi ka truthful. Mm-hmm. Dahil open ka, or vice versa, pwedeng truthful ka pero hindi ka open. Mm-hmm. Meaning, sasabihin mo lang yung totoo kapag tinanong ka. Pero you are not opening up dun sa kinari. Sumweldo ka na ba? Oo. Magkano sweldo mo? Dahil hindi tinanong kung magkano yung sweldo, hindi mo sinasabi kung magkano yung sweldo mo. Hindi ka nagiging open. Hindi ka nagiging open at hindi ka rin nagiging... hindi rin naman. No? Kasi totoo. Hindi ka naman tinanong eh. Hindi ka naman tinanong, di ba? Kaya parang sasabihin nila, basta ako hindi sinungaling. Tama ang ginagawa ko. O teka, iba yung truthful and being open. So, having said that, dapat ba merong... Tumbukin ko yung tanong kagad. Dapat ba merong secret account? Tingin ko, dapat... Wala. Kasi yan yung katuwang mo sa buhay eh, di ba? Hindi lang naman yan sa inasawa mo dahil ginawa mong baby factory na anakan ng anakan at iwan sa bahay. At kung lalo na kung gusto niya magkaroon ng sarili niyang karir, sarili niyang pagkakakitaan, ganun din. Whether lalaki or babae, parang yung tinuro ng pinakamagandang libro, di ba? Gusto mo bang gawin sa'yo... gawin mo sa iyo yung gusto mong... Yung ayaw mong... Gusto mo, gawin mo sa iba yung gusto mong ginagawa sa iyo. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo. Tama. Ayaw mong hindi open, hindi truthful yung katuwang mo sa buhay. Walang gender, walang husband and wife. Kung sino yung karelasyon nyo. Ganun din yan, yung pinag-usapan natin, yung magulang tsaka anak. Diba? So, having said yung openness and truthfulness, paano yung... sa mag-asawa na, sa pang-regular, pang-araw-araw. Hindi po secret account. Magkaroon po kayo ng mine, yours, at ours account. Mine, yours, and ours. Sa akin, sa iyo, at sa magkasama. Parang ganun. Yes. Okay. At, o sa atin, sa atin. Sa atin. At open at truthful kayo doon, ha? Mm-hmm. Bakit may mga ganun? Para makaiwas na sa diskurso. Mm-hmm. For example, yung husband, maaaring inintrega niya lahat or hindi. Maaaring binadjetan niya lang yung etong pera na to, sumweldo ko, ito yung mine para sa mine account, ito yung para sa yours account, ito yung para sa ours account. Yung mine account ko, na pinag-agreehan natin, hindi na ako nagpapaalam sa'yo kapag ano ang gagastusan ko dito. Mm-hmm. Basta hindi illegal, hindi immoral. Or magkakapilang kayo mga magkakaibigan, gano'n. Hindi ko na ipapaalam sa'yo, mine account ko na to eh. Uh-oh. Diyan sa yours account mo, kung pinambili mo yun ng bag, pinambili mo ng pinang swimming mo, yung pang mga, ano di ba, mahilig sa may bisyo na nagsiswimming madjong. Yours na yan, hindi labas na ako dahil napag-usapan na natin mine, yours account, at ang kanya mga spending limit. Yung iba, ang tawag doon, yung budget. Pero yung spending limit, nagka-agree na tayo doon. Yung biro nyo, alam ko naman, biro lang yung off the air na usapan nyo ni Yas. Yung pera niya,
pera ko. Yung pera ko, pera ko. Yung pera namin, pera ko pa rin. Of course, sa biro lang yun. Yun po yung pag-simplify at pagpapatotoo nung mine, yours, at ours account. At ours. Mapag-agreehan ngayon. So, napaka-importante talaga ng pag-uusap. At yung pag-uusap na yun, kahit na yun ay pag-aaway, basta walang tayuan o walang layasan o walang talikuran. Kumbaga dapat merong pagkakasunduan. Yes. Merong kayong lalabas na compromise, di ba? Right. May lalabas kayong compromise. O sige, kung yan, ayaw mong pakialaman ko, eh yung sa akin, wag mo din pakialaman. Eh hindi naman ibig sabihin nito, man na may ginagawa kang masama. Correct. Ang importante lang, hindi ka dapat nagtatago ng mga bagay-bagay dahil umpisa yan ng pagtatago ng mga bagay-bagay. Sa Ingles, meron silang magandang tinatawag dyan. May na-attendan akong seminar. Hindi, lahat naman itong binabahagi ko, experience lang din. Hindi naman ako yung henyo na nakapag-isip nito. Mm-hmm. May tinawag na rinig ko doon sa seminar, financial infidelity. Pagtataksil sa larangan ng kaperahan. Naku. Guilty ako dyan. Uh-huh. Kasi yung pagminsan, nagkaroon ako ng bisyo, mahilig bumili ng relo, sapatos. Nakabili na ako ng pares ng sapatos nasa likod ng sasakyan, tinatago, di ba? Tinatago. Nung hindi ko pa pinapractice yung mine, yours, ours account, guilty, di ba? Nakatago yung... Tama. Financial infidelity yun. Pagtataksil sa larangan ng kaperahan. No. Diba? It's still pagtataksil, no? Bigat nun, di ba? Oo. Pero sabi nga ng asawa mo, taksil ka. Wala nga akong, ano nga ako eh, anong tawag dun sa... Basta... Focus. Hindi, yung kabayo, di ba, merong... Focus. Kumbaga, may takip yung dalawa. May takip yung mga mata. Paano ako nagtaksil sa'yo? Sa kaperahan. Nagtatago ka, hindi ka open, pag minsan hindi pa truthful. Bago ba yung sapatos mo? Hindi, babago linis lang to. Ang galing nung naglinis. Experience. Hindi po ako nagsasabi rito na lahat ang galing ko. Yun yung ano, marami po dito galing sa mga maling pagkakagawa ko. Kaya natututunan. So dyan lumalabas yung lahat ng sikreto, masama. Hindi naman. kung kumpara dun sa relasyon ng na mag-asawa, kung yung isa merong sinisikreto dahil sinosurpresa niya doon sa... Okay lang yun. So, di ba? Pinupundar niya na bagong bahay, halimbawa. Nakikita ko yan na ex sa iba. Di ba? Sir, ako, na inaaway na nga ako dahil bakit daw nabalita, na-promote, tumaas yata ang sweldo ko. Eh, nung tumaas ang sweldo niya, nag-umpisa magpundar para doon sa bagong bahay. Which is good, no? Basta may outcome na maganda pa rin. There are some things better left unsaid, sabi nga nila sa English. Mm-hmm. Pero may limitasyon din yun. Lalo na yung katuwang mo sa buhay. Mm-hmm. Doon sa mga single naman, kung katuwang nyo sa buhay, yung matandaan yung tumatandaan yung magulang. Mm-hmm. Ganun din yun. Hindi lang po sa mag-asawa. Mm-hmm. Lalo na yung magulang natin, di ba? Lalong merong mine yours account doon. Mm-hmm. At dapat naiintindihan nung magulang. Mm-hmm. Pero doon sa asawa kasi, parang, di ba, nung nanumpa sa harap ng simbahan at sa batas, till death do us part, rich, ano yan? Nakalimutan ko na tuloy, richer or poorer. Matagal kasi, na yun eh. Pero alam nyo, easier said than done to. Kasi ano ang kadalasang mentalidad ng lalaki, Pilipino, na wala na nga ng trabaho, hindi niya sasabihin dun sa asawa niya. Kasi parang ako yung nagtataguyod dapat ng pamilya. Kaya yung asawa naman, kung nararamdaman niya, nakukutoban niya, ganun, maghahanap siya ng ibang magbo-volunteer na ng maghahanap siya ng pagkakakitaan niya. Yung konting naipon nila, ilalagay sa isang investment na inalok siya, ang laki nung alok, investment scam pala. Mm-hmm. Alam mo yung mga regular na storya. At pangkaraniwan, ano? At nag-aaway tuloy. Lahat po yun masasagot sana kalahati if you are open and honest sa communication nyo tungkol sa kaperahan. Iyon. Napaka-exe pero very meaningful.
Basta ang importante at the end of the day, yung ako sa akin, para sa akin, Sir Arman, yung sa atin account ay hindi naapektuhan. Kasi yung sa atin account, yan ay pangpamilya. Eh. Yes, no? Yes. Yung yes, pangpamilya. Yes. Ang maapektuhan na yung sa akin account o sa iyo account, basta yeah, wag lang maapektuhan yung sa atin account. Very good. Yes, yes. Ayan. Hindi ko na ano yun, pero yun yung dapat conclusion doon. Hindi ho kami nag-uusap yung Sir Dennis. Anong alas stress lang ng umaga. Sabi ka lang yung topic. Okay, maraming salamat, Sir Arman. Gusto mo mag-promote? Yung Sunday. Sunday. Sunday sa 3 p.m. po. Yung aming pera-pera lang yan sa... Ano naman, sa Facebook, live streaming din. Yan. Po. Okay, maraming salamat, Sir Arman. Yan po, isang financial literacy advocate si Mr. Arman Bengco. Ronda Pilipinas!